Guys, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa lahat ng dulo ng mundo. Narito na naman tayo, guys. Pag-usapan natin ang mga pangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa Congress tungkol dito sa People's Initiative na dininay ni Speaker Romualdez. Sabi pa ni Speaker Romualdez, sinabing nakikinig sa chismis daw ang pinsang si Senator Aime. Nakikinig nga lang ba sa chismis ang ating senadora? Totoo ba yan, guys? Naniwala ba kayo nga nakikinig lang sa chismis? Maituturing ba nating chismis ang mga pangyayari? Kasi ngayon, tungkol sa People's Initiative na pilit nilang pinapapirma ang mga tao para lang manalo. Maniwala ba kayo, guys? Yan ang ating alamin dito sa ating video. Kaya guys, manood na tayo. Nawala. Tapusin ang trabaho at ipasa ang mga panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang mariing mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa mga senador sa gitna ng bangayan ng 20 kapulungan ng Kongreso sa issue ng People's Initiative Campaign para amyendahan ang saligang batas. Yung nila, yung gusto ko ng priority, ito sila lang. Ito ba ang trabaho nila? Inaano tayo kung gusto yung trabaho natin eh. Anya, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso at pabayaan ng taong bayan sa PI campaign. Yung PI, trabaho pabayaan ng kasi bayan, gusto niya manalo siya. At yung mga senador, tutawin natin yung education. So let's focus on our work. Get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Hindi naman yan okay. People's Initiative, kundi mga congressman's right. Initiative. Kasi sila ang nagpapapirma. Pinipilit nila ang itong pirma. Inalo pa lang ayuda para lang makapirma. Laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa Congressional District upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. No. Bunsod ng kontrobersya, pumirma na ang mga senador ng manifesto upang tutulan ng PI at ang isinusulong na magkasamang pagboto ng Kamara at Senado upang amyendahan ang saligang batas. Spaces, siguro, kapit mo na lang siya, magmamaritas siguro, nakikinig sa mga maritas. Like, Herb Rubin, and, Chef Trapper, Minis, Rekita, Kitana, go to whatever forum, to the bottom, Herb Rubin, kasi paming, maritas ang mga nagsistente. Nagpadala na ng liham si Speaker Romualdez kay Senate President Juan Miguel Subiri upang tiyakin ang commitment at suporta sa Senate's Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong magkaroon ng isang constitutional assembly upang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Samantala, sinagot na rin ni Speaker Romualdez ang issue patungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte. Anya, buo ang suporta niya rito at namimiss na niya ang vice-presidente. Dati rin umano siyang campaign manager nito noong 2022 national elections. Ginawa ng speaker ang payag matapos sabihin ni VP Sala si na marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake ang kalyado ng administrasyon. Parang underground. May underground siya. Kunwari, hindi siya ang napapirma, pero siya pala. Said or done, but after is identifying those actuations, if any, kung nalikin dito sa mga maindes, o kung kami nang dalawang mga, the popular, so, doon ako, nag-miss ko siya kasi dati, parang kami magkasama.
Tumindi ang usap-usapan sa lamat ng relasyon ng dalawa nang tanggalan ng alokasyon ng confidential funds ang tanggapan ng OVP at ng Department of Education. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan si Speaker Balat Sibuyas talaga. Yan guys. Napakabalat Sibuyas. Yun, ibig sabihin, kunyari lang, pero sa loob ng ganyang puso, parang may hidden agenda. Hidden agenda. Yan guys, hanggang dito na lang tayo guys. Kung ano amang mga opinion nyo, comment lang kayo. Thank you for watching. Pero huwag niyong kalimutan ang pag-subscribe. Like and subscribe in my channel. Thank you for watching.